Andiyan yung nakaluwag-luwag ka sa buhay. Andiyan yung nagka-problema ka sa buhay. Andiyan yung nag-away kayo ng asawa mo, yung bugang-bunga na piling mo maghihiwalay na kayong dalawa. Andiyan yung wala kang pambayad sa school. Andiyan yung natanggalan ka ng metro ng Meralco, wala kayong kuryente. Andiyan yung nagkasakit ang isa sa pamilya mo. Andiyan yung nawalan ka ng isa sa pamilya mo. So lahat yan mga kapatid ay ating maranasan bilang buhay Kristiyano. Ako, personally ko, ano? Ang pinakamatindi kong naranasan ko ay yung pandemic. Kasi isa po ako sa 5,000 empleyado na nawala ng trabaho. I've been working pa sa aking work dati, 13 years, yung huli kong pinasukan na restaurant. 13 years, in sa isang hitlap lang ng pandemic, nagsara yung aming restaurant. At yung alam ninyo, kasagsagan ng pandemic, yung walang labasan, nakatatali ko ba yun? Yung walang labasan? Lumabas pa rin ako. Gusto ko lang makita yung kahabaan, kasi nandun kami sa Magarillano, gusto ko lang makita yung kahabaan ng Magarillano at sa kahabaan ng Magaban Santos. Lumabas ako mga kapatid, kaya bawal lumabas. Tinignan ko lang yung street na yun. Pagtingin ko, may isang puting wala akong nakita. Ganun katahimik. Kaya sabi ko sa sarili ko, matatapos pa kaya ito? O ako yung matatapos? Ganyan tayo mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, lahat pwede natin maranasan. Lahat. Pwede natin maranasan. Yung iba, maranasan pa lang. Kaya maging ready na po tayo, no? At lahat yan, mga kapatid, ay ating makakayanan pag meron tayo nito. Ano ba ito? Ito yung natawag natin kahab. Yung hab na ito, mga kapatid, ito ay nagbibigay ng lakas simula dito sa mga rayos na ito hanggang dito sa outer rim na ito. Ito ay nagre-represent kay Jesus Christ na siyang sentro ng ating buhay. Alam niyo po ano? Para magkaroon tayo ng magandang direction, mga kapatid, nandito talaga ito. Ang sentro ng ating buhay. Alam niyo po na wala po akong magawa. Ako po ay nag-YouTube. At isa sa tumuto po na isipan, yung nakasulat doon sa YouTube na bakit ba may tao masama? Medyo curious ako sa tanong. Eh, hindi po, hindi. Pag-click ko ng mga kapatid, alam mo, ang lumabas, isang pare nagsasalita. Kaya sabi ko, tama itong pare na to eh. Bakit? Ano po ang sabi? Hindi, yung tanong na yun, hindi niya sinagot dahil mali pala yung tanong na yun na kung bakit ba may taong masama. Mali yung tanong, yun ang sabi ng pare. Which is sabi ko, tama ang ano man. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 27? Lahat tayo ay ipinanganak na kawangis at kamukha ng ating Panginoon. That God created us in His own image and likeness. So, ibig sabihin, tayo parang lahat ay kawangis, kamukha ng ating Panginoon. Kasi sinabi mong kamukha, ibig sabihin, mapait ka rin, di ba? Mabuti ka rin. Ang problema lang, tayo ay napapasama. At bakit po ba napapasama ang tao? Yun dapat ang tanong. Hindi yung tanong na bakit may tao masama. So ang tanong dapat, bakit ba napapasama ang tao? Simply because, mga kapatid, dahil sama-sama. Tama? Ang tawag po ni San Ignacio sa demonyo ay ang masama. The evil one. At madalas po natin maririnig, mga kapatid, no? Ano daw ang pag-uugali ng taong napoposes? Ano daw ang pag-uugali ng taong sinapian? Ito daw yung mga taong nagwawala. Ito yung mga taong sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ito yung mga taong sinasaktan niya ang iba. Kaya
Mga kapatid, mag-ingat po tayo, ano? Dahil pag ganito na pala ang ating pag-uugali, ibig sabihin na sa atin ang masama. Tayo ay napoposes na. Pag si Jesus na sa ating buhay, mga kapatid, magkataroon ng direksyon ng ating buhay. Ang tawag po, pag wala si Jesus sa ating buhay, ano po ang mangyayari? Ano po ang mangyayari po? Pag wala si Jesus, magpipiesta ang, ito, masama, no? Malaki, oh. Magpipiesta ang masama pag wala ito si Jesus sa buhay natin. Ano po? At pag si Jesus sa ating buhay, ano naman po mangyayari? Magkakaroon tayo ng sandata laban sa masama. Masama, tama. Ang tawag po ni San Pablo dyan ay the armor of life. Alam niyo po, naman po po ay sobrang pasalamat po sa Corpus for Christ po nung dahil dito talaga kami nagsimula. Kaya nung maalala ko na hindi pa po ako kami kasali dito sa Corpus for Christ, personally ako masasabi ko na ako rin pala ay sinapian o as ang aking masama. Alam mo yung kasagsagan ng aking trabaho, kasagsagan ng aking kita, masyado akong napakamahal sa pera hanggang sa dumating ang araw na minamahal ko na yung pera. Yung aking wallet, mga kapatid, walang pwedeng humawak. Nagwawala ako pag may humawak sa wallet ko. Bakit? Dahil hindi. Alam mo yung wallet, di ba? Yung mga underpocket, yung mga dyan, di ba? Yung mga nasuksok dyan, marami. Ang dami yung nasuksok. Kaya bawal galawin. Galit na galit ako, nagwawala ako pag may kumakalaw sa aking wallet. Pag-cellphone. Yung aking cellphone, ang pwedeng humawak. Nagwawala ako pag may humawak. Bakit? Ilagyan ko pa ng password. Nasa akin ito. Wala sa akin ito ng kapanahon na yun. Possessed by the evil one. Ako po ay sinapian. Okay po. Para po tayo makakonekta po sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay nagbigay ng limang tinatawag natin na spokes. Itong limang kasangkapan o limang tools para tayo tumibay at para tayo, ito tayo, magkaroon tayo ng connection sa kanya. Opo. So ano po itong spokes na ito? Ito yung tinatawag natin limang kasangkapan o tools. Number one is yung prayer. Lahat ba ng ating pinagdarasal, ibinibigay ng Diyos? Question. Hindi. Matagal eh, no? Yung iba, binibigay ka agad, yung iba, hindi. Dahil yung iba naman, hindi naman talaga natin kailangan eh. Pero gano'ng mapaka-powerful ang prayer? Alam niyo po, isa sa medyo hanggang ngayon tumagos sa aking dibdib, iyong kwento ng isang lalaki na kung saan po, pag tinataas ng pare yung hostya at ang kopa, itinataas din itong lalaki yung kanyang mga kamay. Kaya naman itong pare, nadidistract. Pero huwin nyo,
Lahat ng darasal, lahat ng kapikit, lahat ng nanalangin, siya lang ang nagtataas ng kamay ng ganun. Kaya itong pari, nati-distract, kaya hindi nakatis yung pari after ng kanyang mass, nilapitan niya itong lalaki. Sabi niya, mawalang galang po. Bakit yung mga ba kailangan itaas yung iyong mga kamay sa tuwing itinataas o yung kopa at yung hostya? Di mo ba alam na ako ay nati-distract? Sabi ng pari. Sumagot ngayong lalaki, sabi ng lalaki, ay, naku, Father, sorry po. Kasi po, sa tuwing itinataas niyo po yung hostya ng kopa, itinataas ko rin po yung reseta ng asawa. Meron po kasi siya ng stage 4 cancer. Wala po ako yung lapitan, wala po ako ibang masandalan, wala po ako ibang malapitan ng tulong, kung hindi ito, ito lang, yung pagdarasal ko, na sana gumaling ang asawa ko. Dahil sa sinabi ng lalaki, wala na, hindi na nakapagsalita yung pare. Kaya hinayaan na lang ng pare na ganun na ginagawa itong lalaki nito. After 2 months, mga kapatid, bumalik yung lalaki. Ang napansin ng pare, hindi na yata tinataas yung kanyang mga kamay. Na guilty ngayon yung pare. Guilty siya. Ako, pang namatay yata. Patay agad. Patay agad. Hindi ba pwede gumaling? Kaya, after nung mass, nilapitan ulit mo, pare, kamusta na po kayo? Napapansin ko po yata na hindi niya tinataas yung inyong mga reseta ng asawa mo. Kamusta na po kayo? Alam mo sagot ng lalaki. Ay, yun ba, Father? Ako, maraming salamat po, Father. Maraming salamat kay Lord. Ay, yung asawa ko, nagsisinti na mag-ila. Magaling na po. Wow! Prayer. Ganun katindi ang prayer, mga kapatid. Kaya pag tayo'y nagdarasal, hindi man binibigay po ng ating Panginoon yung ating prayer kaagad. Pero ano po ba ang pinakamagandang nangyayari? Pag dasal tayo ng dasal, ano po ba ang pinakamagandang nangyayari? Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo, nagiging malapit po tayo sa Kanya. Pangalawa po na tools po ay yung study. Isa sa simpleng paraan po na kahit papaano masundan natin yung yapak na ating Panginoon ay yung aralin natin kahit papaano magbasa tayo ng Bible, makinig ng mga homilya. Ako kasi nakapainig ng mga homilya ng mga pare. Pagbago ako matulog, lagi ako nakikinig. So, yung pagbabasa ng mga pagbabasahin sa simbahan, yun, sa'yo sa mga katulong sa ating mga kapatid. So, yun ang study. Pangalawa is yung service. Ay, pangatlo is yung service. Alam niyo po, yung simpleng pagtitimpla nyo ng kape sa mga asawa ninyo, service yan. Service yan, oo, mga kapatid. Titimpla ka dyan. Maya, pagtimpla ka na ng kape. Alam mo, ang pinagtataka ko lang, pag nagtitimpla ako ng kape, hindi masarap. Pero pag si Mrs. yung nagtimpla ng kape, masarap. Pero bakit sila nito, mga kapatid? Gusto kayong samahan. Service na, walang bayad, di ba lang? Tutusin, mag iba niya, pwede na matulog. Ay, may buntis pa tayo, sisiso. Kasi siya nandito, buntis at buntis na yan. Pero nandito pa rin, no? Nakakatuwa. So then, gusto tayong samahan. Service yan. Yes.
Si Brother Alvin. Ayun si Brother Alvin. Kung tutuusin, wala na dito yan sa atin kasi may iba na siyang service eh. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya mga kapatid. Yung kanyang projector, yung kanyang laptop, pinapahiram niya. Libre lang po yan. Tutuusin, pwedeng akilahin yan eh. Ako kayo dyan? Sabi ko sa service. So, napakaraming paraan ito para tayo makapagservisyo sa ating kapwa. Napanood niyo ba yung pakalastas ng Nescafe? Ano pong sabi? Kanino ka bumigisi? Kanino ka bumabangon? Ano pong sabi sa pakalastas ng kape? Para kanino. Ang sabi? Wala na. Magkapi walang tayo, pwedeng humagdang sa... Pagtulong, yun ang sabi ng babae. Pagtulong. Kahit wala kang pera, pwede ka tumulong eh, no? Service. Kung marami kang pera, pwede ka rin tumulong. Yung iba po dyan, naglulupitan yung mga sasakyan nila dyan. Malulupit yung mga sasakyan yung mga iba dyan na dyan sa likuran. Yung kami po ay nagtagay tayo, meron kaming eco-retreat. Sinakay kami sa kanilang mga sasakyan. Ang lamig-lamig ng aircon. Libre na po yun. Service. Thank you. Kung pagbibigay mo ng ulam sa kapitbahay mo, service ninyo, mga kapatid. Pero huwag mo naman, pagbinigyan mo siya ng kalderita, huwag ka naman expect na bibigyan ka rin ng steamed with soy sauce lapo-lapo. Ibig sabihin, pag nagbigay ka mga kapatid, ang ratio niyan is 100 over 0. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, kalimutan mo na nagbigay ka. Service yan. Pang-apat ko, pang-apat na, lima na, tapos na tayo. Pang-apat ko ay yung tinatawag nating fellowship. Yung ating ginagawa ko ngayon dito, fellowship na po ito mga kapatid. Nung sama-sama po tayong nakinig, sama-sama po tayong kumanta, fellowship na po yan. At pagkatapos po nitong inyong Christian Life Program, magkakaroon din po kayo ng mga household meetings at fellowship din po ang tawag dyan. Mayroon din po tayong mga monthly prayer meeting assembly. So yun, sama-sama tayo. And bukodan, magkakaroon din tayo ng mga ibang formation. Fellowship ka rin po yan. Ang fellowship hindi lang para sa puro kain lang, kain-kain. No? Pag nagsama-sama kayong lahat, nakikinig sa salita ng Diyos, fellowship ka rin. At panglima, nako, last na. Brother Alvin, last na to. Panglima na. Ang panglima po is yung sacraments. Alam mo naman natin yung kung ano yung mga sakramento na binibigay ko, no? Ating simbahan. Itong 7 sacraments. Alam yung 7 sacramento? Una, sacramento ng binyag. Binyag. Alam po yung 7 sacramento ng binyag? Ito'y pinaniniwalaan po ng ating simbahan na ito po'y nakaalis ng ating orihinal na kasalanan simula nung tayo'y pinanganak. Sakramento ng kumpisal. Ito yung ating pag-amin ng ating mga kasalanan. Sa harap ng pare, yung ginawa ko nito noong karaan bago maga talk number, yung empowering with our spirit. Ano pang sakramento? Sakramento ng komunyon. Ito yung ating pagtanggap sa katawan ng katawan ni Kristo. Ang apat, sakramento ng kumpil. Confirmation. O sakramento na kumpil. So, ito yung pagpapahid sa atin ng nangis para sa banal na Espiritu. Diba? Inadampi kayo ng sakramento ng kumpil. Yun. Ano pa? Sakramento ng kasal. Papahid ng nangis sa may sakit. Ito ay isang preparasyon para sa ating physical at spiritual na paghahanda. Sa kamatayan. Pwede sa kamatayan, pwede hindi. Pero hindi naman sa, hindi ibig sabihin sa para sa kamatayan. Hindi lang, para
sa akin po, hindi lang lahat, hindi lang sa para sa kamatayan, pwedeng maalis yung mga anxiety mo, yung mga problema mo sa buhay. Hindi lang yung para bago tayo mo, teka na mag-uusa yun po. Para sa lahat ng mga problema natin sa buhay, pwedeng maalis yan, pwedeng maalis. Ano ba po? Sakramento ng ordinasyon, yung pang-anim. Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay pagtatalaga ng ating simbahan ng isang pare. Ang sakramento, yes? Sakramento ng kasal. Ano po ibig sabihin? Ito ay pagtatali ng dalawang magsing irog para maging isa. Kaya napakaswerte natin ito kung hindi pa kayo kasal. Nandito po ating chapter head. Sila po may hawak ng prekena. Ibig sabihin yung preparation for marriage. Sila po may hawak. Kaya pag kinasal po kayo, bago kayo kasal, siyempre, dadaan kayo sa ating chapter head. Sila may hawak na yan. So yung mga kapatid, ang laman ng ating ng gulong ng ating buhay. Amen? Amen! So, bago ko po, hindi po ako aalis dito hanggang hindi ko matatawa.